Buksan po natin ang ating Biblia. Mateo chapter 16, verse 17 hanggang 20. Nakasaad po rito. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabo ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. At mahigpit niya ang iniutos sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya nga ang Kristo." Amen po ba? Ngayon po, ang mensahe po natin ay true answer within the gospel. Kayo po ba ay naniniwala na there is always true answer within the gospel that God has given to us? Kung kayo po ay naniniwala, that's everything po. At ito po yung ebidensya na tayo po ay tinawag po ng Diyos na bilang pong kanyang mga anak, tinawag niya po tayo sa loob po ng kanyang pangako. Kaya nga po, gumamit lang po tayo ng same verses po last week na pulpit message po natin is Matthew chapter 16 verse 13 hanggang 20 lang din po. And ano po ba yung pananampalataya na ipinagkaloob po sa atin ng Diyos? Ang pananampalataya po na ito ay si Jesus ang Kristo. Sa madali pong salita, ang pananampalataya po na ito ay ipinagkaloob po sa atin ng Diyos. Amen po ba? At ito po yung ebidensya na tayo po, na dahil po sa pananampalataya po na ito, ang bawat isa po sa atin ay nagkaroon po ng kaligtasan. At ito po yung patuloy na magbibigay po sa atin ng ebidensya o katiyakan na yung pananampalataya po natin ay ipinagkaloob po sa atin ng Diyos. At the same time, ito po ay patuloy niya pong pinalalago sa loob po ng mabuting balita o sa loob po ng kanyang salita. Kaya nga po, knowing this spiritual fact na ibinigay po sa atin ng Diyos, na ang pananampalataya po ay ipinagkaloob niya, at ang resulta ng pananampalataya po na ito ay ang pagkakaroon po ng kaligtasan, pero ito pa rin po ay regalo po ng Diyos. Kaya ano po ba ang dapat po nating maunawaan? At di po ba marami na pong beses po natin lagi pong ipinapaalala, like sa umagitan po ng mensahe, lagi pong sinasabi po sa atin na Christ finished everything po. At ito po ang gospel, ito po yung mabuting balita. Christ finished everything on the cross, that's the message of the gospel po. Ito po yung mensahe na si Jesus po ang Kristo. Kaya nga po, ano po ba yung tunay na kasagutan within the gospel na ipinagkaloob po sa atin ng Diyos? Sino po ang mabuting balita? Si Kristo po ang mabuting balita. At ang tanging mensahe lamang po ng mabuting balita ay si Jesus ang Kristo. Ito po yung ebidensya na si Jesus Kristo, tinapos niya po ang lahat po ng bagay. Kaya nga po, within this gospel, what kind of blessings na ipinagkaloob po sa atin ng Diyos? Alam ko pong marami nyo na pong beses na naririnig, maraming pagkakataon nyo po itong natatanggap. Pero bakit po natin kailangang paulit-ulit na tanggapin yung mensahe po ng mabuting balita po na ito? Because of the message of the gospel, o dahil po sa mensahe ng mabuting balita po na ito, ikaw at ako po, tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan. Then, ano po ba yung sinasabi pong kaligtasan na kailangan pong matagpuan ng mga tao sa loob po ng mabuting balita po na ito? Balikan po natin. Ang ibig sabihin po ng kaligtasan ay makalaya mula sa kapangyarihan po ng kasalanan. Ang ibig sabihin po ng mabuting balita ay ang pag
pagkakaroon po ng kalayaan mula sa kapangyarihan ni Satanas. At ang ibig sabihin po ng kaligtasan ay yung muli po nating makatagpo po ng tao ang Diyos. Kaya nga po, sabi po sa Roma chapter 3 verse 23, ano pong nakasaad po dito? Lahat ng tao ay nagkaroon ng kasalanan at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano pong ibig sabihin po nito? Sa madali pong salita, hindi lang po yung ibig sabihin po ng kasalanan, pero original sin. And pag sinabi po natin original sin, ito po yung kasalanan kung saan ang tao po ay hindi sumunod sa utos po ng Diyos. Alam ko po na right now, tayo po ay nakakaranas po ng hindi po magandang sitwasyon, ng ng mga paghihirap, difficult, sufferings, or hardships po because of pandemic. At bawat isa po sa atin, kailangan po nating mag-adjust sa tinatawag po na new normal or new environment. But lagi nyo pong, especially yung mga remnants, you have to always remember and you have to always understand na ang lahat ng bagay ay nagmula sa, ang resulta ng lahat ng problema na ito ay nagmula sa fundamental problem. Kapag alam nyo yung pinaka-cause, pinaka-root problem, bakit lagi sinasabi na, sa atin na walang bagay na dapat nating alalahan? Diba? Diba, kahit si Pastora, hindi naman ako magaling sa like academics or sa math, pero alam kong kapag may sinasolve ko sa math, merong root, I don't know, anong tawag doon? Yung mga root na tinatawag, then merong mga formula, blah, blah, alam nyo na yun. But, ano ba yung gusto kong sabihin sa inyo? Without knowing kung ano yung pinaka-fundamental problem, paano natin masosolve yung mga ibang problems? Tama? Without knowing kung ano yung formula na gagamitin mo kapag nagsosolve ka ng math, then actually, hindi mo masosolve yung dapat mong isolve. Tama ba ako? I don't know kung tama yung in-explain ko. Pero, yun yung pagkakaintindi ko. Parang, without knowing yung pinaka-root or yung formula na gagamitin mo, kahit gaano ka pa kagaling sa math, pero hindi mo masosolve yun. And, I mean, hindi mo makukuha yung tamang sagot. Tama? Ganun din po. Without knowing kung ano po yung fundamental problem na nararanasan po ng tao. Of course, dahil hindi mo alam ng mga tao kung ano yung fundamental problem, they try to solve their problem po. Yung sinusubukan nilang solusyonan yung problema po nila sa magitan po ng sarili po nilang kalakasan. Is it possible po? Of course, it's possible po kasi kapag when you face like physical problems or katulad po right now nakakaranas po tayo ng pandemic, of course dahil po nakikita po natin yun, inakala po ng tao na we can solve it, pero without knowing po yung spiritual problem or yung fundamental problem po, ang tao po ay hindi makakalaya mula sa tinatawag po na spiritual diseases and spiritual disaster po. Kaya po, ano po ang kaligtasan na tinanggap po natin? Ang salvation po na tinanggap po natin ay tayo po ay completely na nakalaya mula sa kapangyarihan po ng kasalanan. At ano naman pong nakasaad sa Roma chapter 3 verse 10? Nakasaad po rito, because of this original sin po, ano pong resulta? Ang resulta po nito, wala ni isa man pong tao ang matuwid. Wala ni isa man pong tao ang matuwid sa paningin po ng Diyos. Bakit po? Because of original sin. Sa madali pong salita, people try to live righteous life, good deeds, pero
kung ang tao po ay nasa ilalim ng original na kasalanan. Ibig sabihin po nun, ano pong sabi sa Isaiah chapter 64 verse 6, ang gawang mabuti ng tao ay marumi pa rin po sa paningin po ng Diyos. And ano po yung resulta po ng kasalanan po na to? Roma chapter 6 verse 23, ang resulta ng kasalanan ay kamatayan. Pero sino nga po tayo? Tayo po ay mga anak ng Diyos. Before po yung buhay po natin ay nasa loob po ng estado po na to. Yung spiritual na estado po natin, yes, ay nasa loob po ng ganito pong estado. Ibig sabihin po noon, we are separated from God. Sa madali pong salita, we do not know po kung ano po yung mabuting balita. Kahit maraming beses po nating subukan na kahit ilang beses subukan po ng tao na mamuhay ng matuwid or puno ng mabubuting gawa, pero without the blood sacrifice po, ang mga tao ay hindi po makakalaya mula sa fundamental problem po na ito. Kaya sino nga po tayo? Tayo po ay mga anak ng Diyos. Ngayon, tayo na po ay matatawag po na matuwid. Bakit po? Because of Christ. Dahil po si Kristo ay namatay para sa akin at para sa inyo po. Tayo po ba ay naging matuwid dahil tayo po ay namumuhay ng, bago po natin tanggapin yung mabuting balita po na ito, tayo po ay namumuhay ng matuwid? O tayo po ba ay naging matuwid because of our good works and good deeds? No, because of the blood of Christ. Dahil po si Kristo ay nagsakripisyo po sa bawat isa. And this is what we call po the covenant of God. Sino po ang covenant po ng Diyos? Si Kristo. Kaya nga po, without sacrificing the blood, without offering the blood po sa Panginoon, we cannot free from our original sin, from the fundamental problem po. And this coming, I think start po ng April 1, ay Holy Week po dito sa Philippines. And bakit po natin sineselebrate yung muli pong pagkabuhay po ni Kristo? At bakit po marami pong mga tao ang nagugunita, tawag po bang salita yun? Ginugunita yung kamatayan ni Kristo. Pero for us po, hindi na po natin kailangan sabihin yung salitang ginugunita. Pero everyday po, everyday, sabi po sa Biblia, yung isang beses na kamatayan po ni Kristo ay sapat na para palayain niya po tayo sa ating mga original na kasalanan. I mean, sa ating mga fundamental problem. Do we have to crucify ourselves po on the cross also? No po. Then ano pong ibig sabihin na you have to die in Christ? Sa Galatians chapter 2 verse 20 po, na I have been crucified in Christ and I no longer live but Christ lives in me. Ang ibig sabihin po ba nun, kayo din po, kailangan nyo din pong ipako yung sarili po ninyo. Dahil sinabi po sa Galatians 2:20, I have been crucified in Christ. No. Ano ang ibig sabihin po nun, nung si Kristo po ay namatay po sa krus, ipinako, siya po ay naghirap, siya po ay pinako, siya po ay namatay po sa krus, namatay po. Then, ano po bang ibig sabihin po nito? Ito po yung ebidensya na ang tao po, so, hindi po sa pamamagitan ng gawa po ng mga tao o hindi po sa pamamagitan ng kalakasan po ng tao, ang tao din po ay makakalaya mula sa fundamental problem. Naunawaan po ba ninyo? Bakit po kailangan mag-suffer ni Kristo sa krus? Bakit kailangan pong mamatay ni Kristo sa krus at bakit niya kailangan pong mabuhay? Upang tayo po ay palayain mula sa fundamental problem. Ano po yung ebidensya na yung muling pagkabuhay po ni Kristo? Ito po yung ebidensya na He completely break down the forces of Satan. Kaya nga po,
sa darating po na Holy Week, ano po ba yung dapat po nating alalahanin? Ano po yung dapat po nating ipaalala sa ating mga sarili? Oh, isang bagay lang po. Ah, Christ died for me. Christ died for me or dahil sa aking mga, para sa aking mga kasalanan. Nauniwaan po ba niyo? I want to explain more po, pero ano po yung dapat po ninyong alalahanin na hindi niyo po kailangang ipako yung mga sarili po ninyo sa cross. And hindi niyo po kailangang umiyak po ng paulit-ulit because Christ died for you, no? Yung kamatayan po ni Kristo ay, ano nga po tawag po nun, kagalakan po sa atin. Bakit po? Kasi tayo na po ay nakalaya mula sa ating mga kasalanan. Ano po ba yung pinaka-purpose po ni Christ? Bakit po siya namatay po sa cross? Bakit na po kailangan ipako sa cross? Para palayain po tayo mula po sa ating mga kasalanan, mula po sa fundamental problem. Pero kapag sabi po natin, oh Christ, huwag kang mamatay. Ano pong, kung mababasa po natin, di po ba, yung nag-confess po si Simon Peter na, Lord, you are the Christ, the Son of the living God. And dinas pa po siya ng Panginoon. Pero right after po ng confession po niya, nung sinabi po ni Kristo na, I have to die on the cross, I have to suffer, ganito, ganyan. Pero ano pong sabi ni Peter? No, Lord. Hindi po yun mangyayari po sa inyo. Ano pong pagpapala po nun sa atin? Ito po ay, of course, ito po ay napakalaking pagpapala po. Biruin po ninyo si Kristo na nananahimik po sa trono po ng Diyos. That's my, parang example po. Si Kristo po ay nasa trono po ng Diyos, pero bumaba po siya sa lupa para isakripisyo po ang kanyang mga sarili po sa atin. Ito po ay tinatawag po na ano po, good news, great news para po sa bawat isa. Kaya po, ano po yung ebidensya na si Kristo po ay Diyos? Siya po ay muling nabuhay mula sa kanyang kamatayan. Nung si Kristo po ay muling nabuhay, He completely destroyed the forces of darkness. He completely destroyed the power of Satan. Amen po ba? Kaya nga po si Kristo ang hari ng mga hari. Kung ganun po, ano po yung tunay na kasagutan na tinanggap po ninyo within the gospel? Yung first na tinanggap nyo pong answer within the gospel is yung salvation po ninyo. Pero makikita po ninyo, sa kaligtasan po na tinanggap po ninyo, meron din po kayong pagpapala na tinanggap. There are blessings po inside of the salvation po na tinanggap po ninyo. Then let's see po, ano po yung pagpapala na tinanggap po ni Simon Peter when he confessed, Lord, you are the Christ, the Son of the living God. First, siya po ay binigyan po ng assurance po ng Diyos. What kind of assurance? Sabi po sa verse 17, pinagpala ka, Simon, na anak ni Jonas. Ako ba? Sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Ano pong klaseng assurance po ito? Yung pananampalataya po na ipinagkaloob po sa atin po ng Diyos ay hindi mula sa kaalaman po ng mundo po na ito. Yung pananampalataya po na ipinagkaloob po sa atin po ng Diyos ay hindi po turo ng mundo po na ito. Ito po ay inihayag po sa atin ng Diyos. Kaya nga po, yung pananampalataya po ng bawat isa, ito po ay pananampalataya po ng Diyos. Sa madali pong salita, it doesn't matter kung ang pananampalataya po natin ay mabagal pong lumago. As long as yung pananampalataya po natin o tayo po mismo ay patuloy na nakikinig ng salita ng Diyos. Bakit po? Dahil sabi po sa Roma chapter 10 verse 17, faith comes from hearing the word of God. Ibig sabihin po noon, when you continue to listen the word of God, yung pananampalataya po ninyo ay patuloy po na lumalago.
Then for example po, di po ba, bakit po ang mga estudyante, bakit po nila kailangan pong